sa siya. Sige. Vlogger naman dito sa side. Sa side.
tara na. Tara, nakapag-. Sir, dito rin sa right side, ha? Sir, dito po, dito po. Sir, sa vlogger naman. Okay, yung camera. Ma'am Rachel. Kita si Ma'am Rachel. Hey, interview. Okay. Bismillah, Kuya Ipe, bismillah. Habang nakatayo ako sa drafting po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing isyu ng humahadlang sa ating mahal. Ang ating pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, lalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugwiin ang kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang kriminalidad. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang mahal. Na hindi makikidnap,
hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Yan po ang ating platforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitigo. At huwag nyo lamang kung lalamin pa naman yung mga tanong. Naka-ready na ako. Yes, sir. Nico. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dun po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na ibu-ibu po yung namatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa akin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila magbibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan? Eh, kailangan po. May habing kayo kung mapatay. Wala naman po ako sinasabing papatay mo. At sinabi ko po, kulihin at parihab. Kuliin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kaya sa akin ho kasi, ayaw ko nung kinuli ko ang pinatay ko. Ayaw ko na ganun. Gusto ho, mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun at sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Sir, magandang umaga po. Yes, Michael Rogas po, from Radio Pilipinas. Kinabangit po ninyo yung mga platforma kanina. Salam po ang platforma ko, Pisa. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas? Para po sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado, ito po mga binabangit po ninyo yung platforma na ito. Opo. Bakit naman po hindi? And, yun nga po, nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista naman. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya, lahat po yan, hindi ko naman po aapuin lahat sa nagagawin ko na agad ang batas. Kailangan po, meron akong oras din na magpag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question naman po. Aside po sa pagiging artista, ano pa po yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taong na pag-ibig ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at alalaman po kung ano mga hilagin ng mga tao. At yun po ang aking yun po ang aking pinangahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Lalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar, mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Pero bago yun, sir,
dream na campaign. Okay. Hanggang ngayon, nandiligaw ngayon ng mga mga dream na pagkakanda na ginagawa po ninyo para eventually, it's a possibility na magiging senador kayo. Pagkatapos po ay, syempre, from time to time, magtatanong kayo kung posible maharap kayo sa debate. Ang dream ang pagkakanda po. Eh, pinagandaan ko po. Yun lamang kung nasa aking puso, nasa aking isipan na nakikita ko, nalalaman ko. Realidad po. Yun po, hindi po wawala sa akin ang realidad. Kasi po, nag-alag pa naman ang korupsyon dito. Eh, pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo po maghihirap yung maghihirap. Kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir, ano yung main motivation ko? Bakit sa dulo naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa ano? Bakit po senador? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin kung magkoto senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo ako sa senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po nangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race, whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa inyo lahat. Hi, ma'am. Hi, sir. Good afternoon po. You mentioned, sir, yung platform on peace and order, and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Sa ngayon po, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko po sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya na sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila tumino doon sa ano yan, paano na yung bills na gagawin mo sa them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip pa punta sa droga. Okay. Thank you very much. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Magpapakbo ulit. Magpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako mag-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will situate that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions?
2 minutes, sir. Ah, 2 minutes? Hindi pa po tapos. Oh, hindi pa, sir. Hindi ko natapos yun. Hindi ko natapos. Basta, yu. Okay, question na po. Sino mong tatanong? Senator De Rosa? Yeah, gusto ko si Mab. Mab, huwag ka lang. Mab, special request. Oh, magtanong ka. Ang naisip ko. Nagtatanong mo na lahat doon pa. Okay. Sir, alam po natin na you're very close with the family and yes. Medyo marami pong political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect how kung ano pinalabasan itong election na ito para sa inyo? Yes. It may affect either way. Pwede akong manalo dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus. May effect ito. Ang taalap naman ang Pilipino. Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dihadista. Nakikita na yung pag binubugbog ka palagi, walang Fernando Co. Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, nahawa sa iyo yung taong bayan. Which dapat naman talaga ang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga bayilinting tao, di ba? Kristiyano tayo, maawa tayo sa taong lubog mo. So, I hope the effect would come out that way. Hey, Mark? Hello. Hi, sir. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gains ng performance ng senadora, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo namin kabaho yan. Dapat ang gains ng performance ng yung senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gains dyan kung anong mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, ay I can then author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka, because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa napalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal din kung malumalok makalusot yung ating mga missions na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung BGMP, BMP, Bucor, High Quality Bill, napalusot natin yan. Yung BMP, Bureau of Pile Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we helped in the passage of that law. So far, yun lang ang nasabi ko sa inyo. Ang mga pending ko pa na medyo mabibigat yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako mahihintot dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako'y sisurtihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapayin ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. Sir, Mara Sabeda from Singapore's Straits Times. Sir, you're the subject of an ICC investigation and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Squad. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay option with ito or epekto po ito na kawalan na ng alyansa between President Marcos and Duterte?
dapat alam naman natin what's behind all these investigations. They are all, they form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ko yung boto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matinong na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ng droga at kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that, I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life, para dyan sa laban na yan. Hindi ko ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng One More Drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami umaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak ng talagang droga. Ngayon, no, pati sa pinirenta, mabalik na naman sila. O, oh, mga bata, mawawala, na nagkikidnap, wala na yung balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. Ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, magpahin ang ganito si Usi. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatakbo kayo mga yan. Hindi nagpapakita, ngayon, nagpapahin lang naman na si Usi. Ano ibig sabihin? Ganun na makatanga ang Pilipino na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan. So ano magiging mangyayari sa dibansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, for the future of our children. Sir, and our grandchildren. Sir, Ernie, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore pa namin. Dahil alam pa namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nag-contact sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan, baka mamaya mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Gawa ng pangalan ng kunyaya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, nung pagsabi ni Terliaris nung isyo na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag yung interview niya dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa isyo. Okay na? Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat gabihan nyo dito sa interview. Oh, interview. Oh. Miss Jessica, wala na? Last question. Yeah, okay. Sige. Ay, sir, good morning. Oh. Sir, sabi mo po kanina, ito yung lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image. Lahat ng alay kay, naka-alay kay po sa Duterte. Yes. Damay na yun ba kung talaga nag-work yun? Considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6 kayo nila sa Senator Ongo, biglang mababa kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron din nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko lang, I'm not fighting this survey for me. Hindi wala pala ito na palungkos ka nila. Pero, sige lang, titignan natin. Pero, as I've said, pwede yung negative or positive ang naging victory nito. Nag-aalala na ba kayo, sir? Nag-aalala na kayo sa sinasabi ko na non-stop na demolition of Japanese? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Dahil saan ako pupunta, naramdaman ko man rin yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya, hindi sabi ko mayabang ako, kasi may honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige, fight lang kayo. Haba pa naman dito ang kampanya. Sir, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Colon sa presong na sabi niya na
meeting, bakit yung meeting, o pwede sabi niya. Would you know kung ano yung pinagpitingan? Talaga ba tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbita namin since nag-take on na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we are hoping na sasama siya sa amin, tatakbo sila to. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong Mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, yung last na National Convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ni si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pa silang pag-usapan. Okay. Maraming salamat po. Salamat, thank you. Salamat sa inyo. Salamat po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, papasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon. At sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako'y nagsusumite sa aking Certificate of Candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lang. Ang trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North, punta tayo ng west, sa Palawan, napuntahan ko na yung magkabilang dulo. East, dito naman po, sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sulog, baha, pagputok ng vulkan, Lindol. And tapusin ko na yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve the expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po, syempre sports at kabataan. Tandaan po natin isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and healthy. At handa po ako magservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong po yung mga proper programs at ipagpapatuloy ko po ang mga ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at manasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Salamat po. Kanang politiko. Robert Manong, Teleradio. Pagpipasa po ng Thank you. Hi sir, maganda kumaga po. Morning. Sir, bago kayo nag-file certificate of candidacy, nagkaroon ba kayo ng chance na makausap ang dating pangulo natin? At kung nakapag-usap po kayo, ano yung napag-usapan ninyo? May bilip po ba? And another one, sabi po ni Senator Bato kanina, may grand demolition job sa mga Duterte, sa mga kapi niya. Sa kung po yung situation, will you still seek endorsement from the former president at kay Vice President Sara Duterte? Alam niyo,
isa lang po, hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Batoyan, isa lang, noon, before pa ako naging senator, at nung naging senator ako, isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako yung aking mga programa at aking legislative agenda. Ito pong mga pro-poor programs. Makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Especially sa health. To. At sa ngayon po, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng mga sakit centers. Kakaroon po ng mahigit 600 na super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong regional specialty center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong regional specialty center. Napalawakin pa yung servisyo medical. Ang hirap po sa amin, buhay na mula sa probinsya, na wala pong access sa medical. Pagpapa-opera sa puso, kidney transplant, lung, cancer. Ang hirap po sa probinsya. Malayo, wala silang kamag-anak dito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Ako, sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga pasyenteng mahirap po. Ayon sa tanong mo kanina about President Duterte, from time to time, nakausap ko naman po siya, but more on personal. Dahil sa politika po, hindi po niya kami pinapakialaman. At ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama. And of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si Pangulong Duterte. At yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin pagpatuloy na may tapang at panasakit sa kapwa Pilipino. Magagandang programa noon, kita niya naman po. Ito pong mga build-building programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita niya naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo, pero kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong Pangil Bridge. Naumpisahan po yun during Aquino's, President Aquino's time. At groundbreaking sa panahon ni former President Duterte. Tatapos po ngayon. Yung mga programang dapat ipagpatuloy, nakatulong sa mga kababayan. Isipin nyo, no? 3 hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyekto isinulong ng natin noon, sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At ang taong bayan na po ang nakikinabang dito. From PDP? As endorsement? Of course, siyempre, PDP kami. At ni-endorse po kami ni dating Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. Philippine Star Ms. Mayel Altebrand. So, na-endorse po kayo ni Presidente. Sasama po ba siya sa inyo sa kampanya? Yan po ang hindi ko pa po masasagot ngayon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayo lahat until the last day of filing, until October. Decision na po siguro yun ng pamilya nila. Lalo-lalo na po sa ngayon. Sila-sila na po ang nag-uusap kung saan po nila nais tumakbo. At ako'y naniniwala naman po na si dating Pangulong Duterte, dyan na yung pagmamahal po at pagsiservisyo. Nakasanayan na ng katawan po, hinahanap eh. Yung kanyang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino, hinahanap po. Sa tanong mo anong posisyon, hindi po po masasagot na po yan. At, hindi po namin na-discuss po yan na dating. Sir, sir, magandang hapon po. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Sir, kahapon nag-file ang Magdalo Party List, yung kanilang first nominee na si Gary Alejandro. At nabanggit po nila na kung sakaling pananalo po sila, ay yung impeachment po agad ang kanilang susulong sa Kamara against po the Vice President Sara Duterte.
Kayo po bilang an-alay po ng Duterte family, ano po ang hindi po niya? Kaya ba sasabi mo po dito? Unang-una, so we're talking about 20th Congress na yan. Hindi ngayon, di ba? Ngayon, senador kami. So pag-uusapan yan, may lower house, yun ang proseso eh. Kung dadaan sa kanila, kung dadaan naman po sa amin, dadaan po yan sa pagbubusisi. Ebidensya. Kaya po tayo may check and balances sa gobyerno. So, kung kami po ipapanarin at sasuwertihin muli sa 20th Congress, ay pagbabasihan natin yung ebidensya kanila kung iahain. Ako naman po ay naniniwala na nag-servisyo po si Vice President ang kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong makamit at gustong gawin na ako mismo bilang senador ngayong 19th Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong eh. Malibre yung sakay, tulong sa mga pasyente. Ilan lang po yun sa dapat na gawin po ng isang public servant. Tulungan yung Pilipino nang walang halong politika. Okay, last question. Good afternoon, Senator Juan Valdez po sa TV5. Sir, actually, just to reiterate na yung question kanina, that marami pong mga demolition job that were mentioned, no, against the allies and the Dutertes. Do you still believe sa tinatawag ko na Duterte magic para po manalo kayo ng mga inendorso po niya? Kaya po kami nandito sa DDP Laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte para sa taong bayan. Kaya alam po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon dating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na po humusga kung sa tingin ninyo nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga building programs, yung kampanya niya sa against criminality. Kung nakakalakad po ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos? Kayo na pong umumusga. Kaya po tayo may election. Will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong kagustuhan at sa darating na election. Ako, naniniwala po ako na mahal ka ng tao at alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit sa Pilipino, sila na po ang buhos ka para sa inyo. Hindi ka nila malilimutan. Alam po ng Pilipino yan. Kahit na sinabi ni Bato kanina, yung inaapi, alam ng Pilipino sino ang inaapi. Alam ng Pilipino sino ang nagtatrabaho. Alam ng Pilipino kung sino yung hindi tamad. Importante rito, meron silang malapitan at meron silang matakuan. Ulitin ko, alam naman po na Pilipino for the past 5 years, 6 years. Ako po ay nagtatrabaho para po sa kanilang lahat. Sa abot ng aking makakaya. Kung kasipagan lang po pag-uusapan, yan po pwede kong ipagmalaki sa inyong lahat ang aking kasipagan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Wala pong masasayang na oras. Walang masasayang sa tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil magsiservisyo po ako sa inyo. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator. Yep.
Kami kakain na ito. Thank you. Panata para sa malinis. Ayaw ko, hindi ko kayo naman
naman si Manta. Habang tayo eh nagkakatulog, walang tayo na naman. Ano kung kasabihin ni Mayo, buo ka rin yan. Eh, bakit hindi ko? Gusto ko. Kahit na yung mga nag-independent. Alam ni Mami yung alam na.